Good day, everyone, and welcome to the discussion of Juan de Plasencia's Custom of Tagalogs, where we tackle the importance of our history through Plasencia's work. May I present to you my group members. Our leader, Ms. Alexandra Miñon. Our host for today, Mr. Ken Manla and Ms. Sofia Noelgas. And the rest of our team, Mr. Juan Mariano, Mr. Jasin Lagunday, Ms. Elaine De Jose, Ms. Lisa Han Unyo, and Ms. Kyla May Tomayog. And I am Maria Erica G. Ramos. And now, let's proceed to the discussion that give a meaningful history to our pre-colonial past. Hello everyone, we are the students of H130PTM from the College of International Tourism and Hospitality Management in Lyceum of the Philippines, Manila. Ating tatalakayin ng mga bagay-bagay. Unang-una, kung ano nga ba ang Los Costumbres de los Tagalos en Filipinas. Aalamin din natin kung sino nga ba si Juan de Plasencia at kung ano ang konteksto ng costumbres. We will also share with you kung ano ang nilalaman ng costumbres at kung ano ang impluensya ng costumbres sa geografiya. At panghuli ay kung paano ba natin magagamit ito. Narito ang aming kapangkat na si Ken Manila, Sofia Noelgas upang magdiskusyon ukol sa ating paksa. Magandang araw sa lahat. So ano nga ba ang Los Costumbres de los Tagalogs? Ang Los Costumbres de los Tagalogs ay naglalaman ng maagang tala ng buhay ng mga Tagalog. Ito ay inakda ni Fray de Juan de Palencia noong 1589. At ito ay matatagpuan sa ika-7 na tomo or volume ng The Philippine Islands. Ang The Philippine Islands po ay 55 tomong akda ni na Emma Blair at Alexander Robertson. Nang ang layon ay magsalin ng mga akda Espanyol tungkol sa Pilipinas tungo sa pagpapakita umano ng pang-aabuso and pagiging backward ng mga Espanyol. And dito nga po natin pwede makita ang akda ni Fray de Juan de Palencia. Okay, so sino nga ba si Juan de Plasencia? Si Juan de Plasencia ay nabuhay noong early 16th century until 1590. Nakabilang siya sa family of Puerto Carrero in Extremadura, Spain, and their family has a great ties to Italy. Siya ay isang Franciscano at bago siya pumunta sa Pilipinas, ang pangalan na nakatala sa kanya ay Fray Juan de Puerto Carrero del Convento de Villanueva de la Serena sa Seville, Spain. So isa siya sa mga naunang Franciscano na dumating sa Pilipinas at siya ay influential sa Manila Synod. Bukod sa Las Costumbres, mayroon pang ibang inakda si Juan de Plasencia. Ito ay ang Doctrina Cristiana en Lengua Española y Tagala, Un Tomo de Sermones Varios en Tagalog, at Instrucción de las Costumbres que Antiguamente Tiendas Naturales de Pampanga. So now, let's proceed to the context of Las Costumbres. Under ito ng patronator, real or royal patronage in English, kung saan inaprubahan sina Haring Fernand at Queen Isabel na mahikayat ang mga katutubo na maging Kristiyano. Sumunod ay Espanya bilang patron ng simbahan sa Indies. Misyong Penelihiyon o Spiritual Geography. Ang halimbawa nito ay Misyong Agustino, 1565, Franciscano, 1578, Jesuita, 1581 to 1768, 1859, Dominico, 1587 at Recoleto, 1606. Naglunsad ito ng Christianization ng Pilipinas at pagtatala ng mga pari sa kanilang karanasan para sa kanilang batayan. Ano nga ba ang nilaman ng Los Costumbres? So, tinalakay nito ang kultura ng mga Tagalog gaya ng institutipikasyon ng lipunan, kasal, mana, bigay, kaya, batas at relihiyon. So according to Juan de Plasencia, mayroong apat na pangunahing tao ng lipunan. Ito ay dato, maharlika, aliping na mamahay at alipin sa gigilar. Tinala rin sa Los Costumbres ang mga pangyayari ilegal sa lipunang Tagalog. Ang tinala rin dito kung paano kung napakang asawa ang maharlika sa isang alipin.
Halimbawa, kung maharlika ang ama at alipin ng ina, ang mag-ina ay magiging malaya. Kung mayroon namang isang babae, kailangan niyang bayaran ang kanyang Panginoon dahil sa peligro ng kamatayan at kapanghihiyan. Dahil sa pagbubuntis, kumbaga kalahati nito ay magiging malaya. Kung maharlika naman ang ina at alipin ang lalaki, lahat sila ay magiging malaya hanggat hindi sila mag-asawa. Nakapalagay din dito na hindi maaaring lumipat ang maharlika sa ibang barangay ng walang kaukulang bayad. So, ano nga bang mangyayari kung lumipat sila ng walang bayad? Ito ay maaaring humantong sa digmaan. Maaaring ipapatay ang mga mag-iinsulto sa asawa at anak ng dato. Ang iba pang pagkakasala ay multa na ang kapalit. Kung hindi naman, kailangan nilang magbigay ng serbisyo. Sa relihiyo naman, maraming itinala si Juan de Plasencia ukol dito. Andito ang simbahan, pandot, pag-aanito, bathala, lika, yan mansalanta, o ang patron ng umiitig at ng henerasyon, at lakapati at idyanale o patron ng mga sinasakang lupa at pagsasaka. Kabilang din sa mga itinala niya tungkol sa relihiyon, ang alagad ng demonyo o priest of devil, at nakatala dito ang 11 na alagad daw ng demonyo. Ito ay ang katolonan, mangangaway, manyisalat, mangkukulam, hukloban, silagan, magtatangal, mangangayuma, sumat, pangatokan, at bayogwin. Okay, so atin ang tingnan kung ano ang impluensya ng costumbre sa Estoropia. Mula sa klasikong teksto sa pre-Hispanico hanggang sa maagang Hispanicong yugto ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalahad dito. Malaman natin kung paano nila ginagamit si Juan de Palencia, at sa tatlong ito mapapansin na si Palencia ay ginagamit bilang batis pang kasaysayan, at bukod dyan, nagsagawa sila ng korobersyon sa iba pang may akda. So lastly, narito ang paggamit ng last costumbres. Una ay maging maingat sa paggamit dahil hindi maiiwasang mali ang itong masabi. Pangalawa ay ito ay nangangailangan ng korobersyon bilang support sa ating mga sinasabi. Kumbaga, at panghuli ay maging mapagmatsyag sa katayuang normatibo. The Last Costumbres de los Tagalos was written in the year 1589, during the Spanish colonial period. After receiving the lordship's letter, Plasencia wished to reply immediately, but he postponed his answer so that he might first truly inform himself regarding the people's requests and avoid discussing the conflicting reports of the Indians. Therefore, he collected Indians from different districts, old men and those opposed of them. He obtained the simple truth after weeding out much foolishness regarding their government, administration of justice, inheritance, slaves, and dowries. The customs of the Tagalogs are a part, either chapters or subsections, of longer monographs written by the chroniclers of the Spanish expeditions to the Philippines during the early 16th and 17th centuries. They appeared initially in Blair and Robertson's 55 volumes, The Philippine Islands, 1903, and The Philippine Journal of Sciences, 1958. Just like the colonial books created during the Spanish colonial period, Juan de Plasencia's work is no different. It was developed to provide an exoticized description of the Tagalog locals that would appeal to them, clearly fed by politics and propaganda and operating with the Western view.